Maagang pinulong ng pamunuan ng Puerto Princesa City Traffic Management Office ang mga enforcer nito noong Sabado ng umaga. Pero hindi lamang ito isang pagpupulong dahil biglang inanunsyo ng kanilang program manager na magkakaroon ng surprise drug test sa kanilang lahat. Ayon sa program manager na humahawak sa CTMO, mas maganda ito para maipakita sa publiko na ang mga empleyado nito ay hindi gumagamit ng droga. Hindi kasi maganda kung may mahuling empleyado niya, gayong isa rin siya sa sumusuporta sa kampanya laban sa illegal na droga. Well, lahat naman ng hinawakan nating programa, no? Talagang nagaganyan tayo dahil nga tayo ay nangunguna sa kampanya laban sa droga, no? Mm-hmm. So kailangan yung ating mga nasasakupan, kailangan masiguro rin natin na walang na-involve o walang gumagamit ng droga, no? At the same time, para lang masiguro natin nga na yung nakapalibot sa atin ay hindi na-involve dito. Sumailalim ang nasa 126 na mga tauhan ng CTMO. May iilan din daw na hindi nakadalo. Gayunpaman ay tinuloy pa rin ang drug testing. Sabado rin ang gabi nang makuha nito ang resulta at lahat ng mga enforcer ay negatibo sa drug test. Ay, maganda, no? Lahat sila ay negative yung 126 na drug test, no? Mm-mm. So nagpapasalamat naman tayo dito. At sinisiguro naman natin hindi lang ito ang una, no? May mga darating pa. Nais rin ito na mapanatiling drug-free ang lahat ng mga tauhan nito, nang sa gayon ay mas magampanan na maayos ng mga enforcer ang kanilang trabaho. Ardi Cabrestante, ABS-CBN News.